Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video nga po ay pag-usapan ulit natin ang tungkol sa hand carry at check-in baggage. Marami po kasing mga naging debate tungkol dito sa bagay na to, kung pwede po bang ilagay sa hand carry or pwede po bang ilagay sa check-in. May mga ilang items po tayong ipapakita ngayon. Ito po yung mga madalas ninyong itinatanong sa comment section. Pinagsama-sama ko lang po in case po na yung mga katanungan nyo ay andito rin sa ating i-discuss for today. At lalo na po sa mga bagong pasok pa lang dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite ko po kayo mag-subscribe, pahit na rin po ng notification bell para lagi tayong updated sa mga balitang OFW na pinapost natin dito sa ating YouTube channel. Simulan na po natin. Ang una nga po ay itong vinegar. May nagtanong po kasi sa atin last time kung pwede po bang magdala ng vinegar. May mga bansa po na walang problema pagdating sa vinegar. Pero ito nga lang pong recently, meron po tayong nakita sa website dito sa Pilipinas sa Department of Transportation, nakalagay po ang vinegar doon na hindi pwedeng dalhin sa ating mga bagahe. Check-in man yan or hand carry. Kasi po, ang vinegar, according to their website, ay considered as toxic, okay, or corrosive substance. So, hindi daw po siya pwedeng ilagay sa hand carry or sa check-in baggage. Kung manggagaling po kayo ng Pilipinas or pauwi kayo ng Pilipinas, pabalik ng abroad, vice versa, ay mas maganda pong huwag na lang po tayong magdala ng vinegar or suka sa ating hand carry or check-in baggage. Ito naman po, lighter. Okay? Sa lighter po, pinagbabawal din po siya. May mga bansa po kasi na pwede naman ang lighter sa hand carry pero hindi pinapayagan sa check-in. Sa website po ng Department of Transportation, sa Pilipinas po ulit to, hindi po siya pwede kahit sa hand carry or sa check-in. So, bawal po ang lighter sa hand carry or check-in. Inuulit ko po, ang pinag-uusapan po natin dito ay papasok ng Pilipinas at palabas ng Pilipinas. Ito naman po yung naging issue recently, yung tungkol sa mga canned goods. Lalo na po yung mga ganitong klaseng may easy open lids. Okay? Bawal na bawal po yan, lalo na kung bibit-bitin natin sa ating mga hand carry. Naalala niyo ba yung nangyari kay Kabayan? Kinonfiscate yung kanyang delata dahil nakita ito sa loob ng kanyang hand carry. Yung ganitong klaseng mga bagay po ay dapat nilalagay natin sa ating check-in baggage. So, canned goods, especially yung may mga easy open lid, kailangan po nasa check-in. Knife. So, alam naman po natin ang knife, automatically, dapat yan nakalagay sa check-in. Wala po masyadong kailangan ipaliwanag dyan, check-in po natin yan. At para naman po sa mga ganitong bagay, yung mga ginagamit sa panglinis ng kuko, yung nippers, yung pusher, yung nail cutter, so bawal po yan ilagay sa hand carry. Kailangan po ilalagay natin siya sa mga check-in natin. Yan naman po yung tinatawag ng mga razor, okay, or yung mga open razor na may mga blades. So kung ganito pong klaseng razor, bawal po siyang ilagay sa hand carry. Kailangan po nasa check-in po yung mga yan. Baka po tanungin nyo, sabihin nyo yung ganitong klaseng pang-ahit o razor ay pwede po. Kung ganitong klase po yung razor, yung mga natatanggal yung blade, yan, katulad nyo, natatanggal yung blade, tapos may mga open blades, bawal po yan sa hand carry. Ilalagay lang po natin yan sa ating check-in baggage. Ang pwede lang po sa hand carry na razor, yung naka-attach yung blade, yun po ang pwedeng ilagay sa hand carry, yung mga disposable po na pang-ahit. Pero yung ganitong may mga open blade, katulad ng labaha, yung ganyan, nakikita nyo, may blade. So, bawal po yan sa hand carry. Automatic po, pag may ganito tayo, check-in. Ito naman po, scissors. Yan. Sa scissors, ang scissor po ay bawal sa hand carry. Pwede po ang scissor sa check-in. Yan naman po yung drill. Tapos yung drill bits. Okay? Bawal po yan sa hand carry. Pero pwede yan sa check-in. Okay, sa mga magdadala po ng drill at drill bits, huwag ilalagay sa hand carry. I-check-in po yung mga yan para hindi ma-confiscate. Ito naman po sa mga nagtatanong para sa extension. Ang extension po ay hindi pinapayagan sa mga hand carry. Kahit ano pong meter niyan, 6 meter, 5 meters, or shorter than that,
kailangan po ang extension ay check-in. Okay, wala po naghahankere ng extension na kukunin po yan sa inyo ng mga security sa airport. Ito naman po yung vape or yung IQOS electronic cigarettes. Pwede po yan sa hand carry. Pero bawal po yang gamitin sa loob ng eroplano. Alam nyo po ba kung magkano ang kailangan yung bayaran pagka nag-vape kayo or nag-IQOS kayo sa loob ng eroplano? Nagpunta kayo sa mga lavatory or CR ng eroplano at nag-trigger yung smoke detector doon? Alam nyo po ba mangyayari sa inyo? Pag-land na pag-land ninyo sa destination ninyo, nakaabang na po doon yung mga police officer para imbestigahan kayo. At eto pa po, the worst part, pwede kayong magbayad ng $3,000. Okay, kung marami kayong pera, sige lang, smoke lang kayo. Kung ayaw nyo man ang problema, sumunod po tayo sa mga rules and regulation ng eroplano. Flashlight po, may mga bansa po na hindi sila pumapayag magdala ng flashlight, either hand carry or check-in. Pero normally po sa mga Middle East, pwede naman po yan. Pero kung uuwi kayo ng Pilipinas, ilagay nyo na lang po sa inyong mga check-in. Para naman po sa power bank, okay, power bank po, pwede po yan ilagay sa hand carry. Okay, hindi po kasi pwede ang mga battery sa loob ng check-in. Hand carry lang po yan, pero sa power bank natin ng hand carry, may limit po tayo sa hand carry ng power bank. Okay? Ang maximum po, 20,000 mAh. So, ganito po yung maximum. Okay? More than that, hindi po pwede. Huwag po tayo makulit, huwag tayo magbakasakali, kung makakalusot. Ang issue po kasi dito, baka po mag-overheat. Pag nalaman nila na nagdala kayo ng more than 20,000 mAh at nag-overheat yan, magkakaroon kayo ng problema. Swerte nyo kung hindi kayo mag-check. Eh, paano kung mag-check kayo tapos nagkaroon ng problema? So, doon kayo malalagay sa alanganin. Kaya, para po lagi tayong safe, ang dadalhin natin ay yung required lang po na sukat ng power bank. Huwag po tayo magdadala ng more than 20,000 mAh. Less than? Pwedeng-pwede po. May mga nagtatanong din po kung pwede po ba magdala ng printers. Pwede po magdala ng printer, depende po sa laki. Okay, kung ang printer niyo po ay sobrang laki, syempre kakainin niyan yung baggage allowance niyo. Kung yung mga printer niyo naman ay sakto lang yung sukat, mga pang sarili lang, syempre ang printer po ay dapat nakalagay sa check-in baggage. At hindi pwedeng i-hand carry. Para naman po sa speakers, yan. Katulad po ng mga gantong speakers, marami po kasi nagtatanong sa atin tungkol sa mga JBL speakers. Kung masyado malaki po yung speakers, like katulad po nito, yan, automatic po yung mga ganyan dapat nakalagay sa ating check-in baggage. Ngayon, kung medyo maliit lang naman yung speaker natin, katulad nito, mga portable, so pwede na po yan sa hand carry. Sa mga gulay naman po, yan, yung tinatawag nating agricultural products, okay? May mga nagtatanong po kasi kung pwede rin po magdala ng kiwi, pwede rin po magdala ng ganitong prutas or vegetable or plants. Seeds. Alam nyo po, lalo na sa ibang bansa, napakahigpit nila sa ganito. Okay, lalo na po sa US, Middle East, medyo nakakalusot pa, pero pag nakita nila yan, kukuhanin din yan sa inyo. Lalo na po, kapag pauwi tayo ng Pilipinas, hindi rin po tayo pwede magdala ng mga agricultural product. Kukuhanin po nila yan. Pag may nakita sila dyan na sibuyas, may nakita sila dyan na lemon, gulay, prutas, sigurado po, papabuksan yung mga bag nyo. Kaya, kung magbabakasyon tayo, uuwi tayo ng Pilipinas, huwag tayo magdadala ng agricultural product. So, X po yan. Hindi po siya pwede hand carry, hindi po siya pwedeng check-in. Naalala ko po last time, pabalik ng abroad sa Middle East din sa Kuwait, may nakasabay po ako, naglagay ng mga sabah sa kanyang hand carry, nakabalot po ng mga dyaryo, pagdating po sa gate, binuksan yung bag, kinonfiscate, hindi po pinayagan si kabayang bitbitin yung mga sabay niya pabalik ng Kuwait kasi nakalagay siya sa hand carry. Pero kung ilalagay niyo yun sa inyong mga check-in, yung mga sabay niyo pabalik ng Kuwait, ay siguradong lulusot naman po yan at wala naman po magiging problem. Para naman po sa mga jewelry, yan, sa mga alahas, gold jewelry, ang alahas po ay ilagay natin sa ating mga hand carry. Kung ayaw nating mawala yan sa mga check-in baggage natin, pag nakita kasi yan sa x-ray, hindi maiwasan minsan, pinag-iinteresan. Kailangan, pag mga precious item,
ilagay natin yan sa ating hand carry para safe. Para pagdating natin sa Pilipinas, andun pa rin yung mga gold natin. Hindi yung pagdating natin sa Pilipinas at nanakaw, tsaka pa lang tayo ngangawa at magrereklamo. Eh, kasalanan mo rin naman po yan, kabayan. Ito naman po yung blower, okay? Tapos yung hair iron, bawal po yan. Yung mga ganitong pang kulot ba yan, hair curler, bawal po yan ilagay sa hand carry. So yung mga ganyan po, automatic po yan, check in. Rice cooker, may nagtatanong din po, pwede daw po magdala ng rice cooker. Ay, pwede naman po magdala ng rice cooker, kabayan. Ilalagay lang po yan sa check in. Rice cooker po, check in. Tools. Yan, may mga na-receive na rin tayo mga question tungkol dito. Sa tools po, pwede pong dalahin ang tools, pero make sure ilagay nyo siya sa inyong mga check-in baggage. Para wala tayong maging problema, hindi yan makuha, ilalagay natin yan sa ating check-in baggage. So yun lang po mga kabayan, yan po yung mga frequently asked question na tinatanong ng ating mga subscriber. Pinagsama-sama na po natin para po sa inyong reference. Okay? Sa mga hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Pahit na rin po ng notification bell para anytime mag-upload tayo ay makaka-receive kayo ng notification. At para updated kayo sa lahat po ng balitang OFW na may kinalaman sa atin na mga nagtatrabaho abroad. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.